akin pong pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Ano ang kapalaran ng Aries ngayong darating na 2023? Aries. Sinasabi po dito na ating tarot card Aries na napakaraming mga magagandang oportunidad ang paparating sa inyo sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na maaaring dadaan lang kayo sa pagsubok sa inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito sa taon na ito, maging aware sa mga taong nakakasalamuha dahil mas magiging malapit sa inyo ang mga taong manluloko. At maaaring sa taon na ito ay madalas kang machichismis o huhusgahan ng ibang tao o maraming makikialam sa buhay ninyo. Sinasabi rin po dito na may mga tao din na darating sa inyong pung buhay na kayo po ay tutulungan. Pero may mga tao din na darating sa inyong pung buhay na maaaring magnanais na manloko sa inyo. Kaya maging aware daw po kayo. Sinasabi rin po dito na maaaring maraming pintuan ang magbubukas para sa inyo sa taon na ito. Sinasabi rin po dito sa taon ng 2023 ay maaaring kung ikay naghahanap ng trabaho ay mabilis ka rin matatanggap. Maaaring magkaroon ng madalas na pagtatalo sa inyong dalawa ng inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito na ang mga problema mo ay huwag kakaisipin dahil maaaring mauwi ito sa depression. Sinasabi rin po dito na fighter na tao naman daw po kayo. Maraming mga supresang paparating sa inyo na hindi inaasahan na may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera. Kaya lang po kailangan pag-isipang mabuti Aries ang bawat paggastos dahil sa taon na ito ay maaaring ikaw ay maging gastador. Sinasabi rin po dito sa taon na ito Aries ay maaaring meron kayong maging problemang pagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. At kailangan daw po ay yung magiging agam-agam mong problema sa taon na ito na tungkol sa pera ay ipagdadasal ninyo at huwag niyo masyadong didibdibin dahil maaaring mauwi sa depression at maapektuhan ang inyong kalusugan. Sinasabi rin po dito Aries sa taon na ito ay maraming surpresang paparating sa inyo na ikatutuwa po daw ninyo at ng inyong pong pamilya. Maging aware ka lang sa mga tao na nakakasalamuha dahil hindi daw po lahat ng nakangiti sa inyo sa taon na ito ng 2023 ay maaaring tunay. Maaaring may mga tao na didikit sa inyo dahil iba ang kanilang hangarin at maaaring kayo po ay maloko. Marami kang mga pangarap sa buhay na matutupad sa taon ng 2023, Aries. Yan ang kapalaran ng Aries ngayong darating na 2023. Ang aking pong pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Taurus ngayong darating na 2023, Taurus. Sinasabi po dito na ating tarot card Taurus sa taon na ito ay mas higit ka na huwag makakalimot magdasal. Gawing permanente ang pagdadasal sa taon na ito, Taurus. May mga tao na darating sa inyo pong buhay na maaaring akala po ninyo ay tunay sa inyo at ang taong ito ay maaaring may ibang hangarin. Maaaring ang taong ito ay maaaring nais na sirain kayong dalawa ng inyong karelasyon. Dahil maaaring sa babaeng ito, maaaring babae daw po ito na maaaring magdidikit sa inyong dalawa ng inyong karelasyon, pero siya ang laging pagmumula ng pagtatalo ninyo ng inyong karelasyon. Sinasabi po dito sa taon na ito, Taurus, ay may maganda kayong kapalaran na naghihintay. Bagamat kailangan pag-isipang mabuti ang bawat paggastos. Sa mga single na Taurus sa darating na 2023 na nagdanais ng kasal, ay wala pa daw pong kasalan na magaganap sa taon na ito. Sinasabi rin po dito na sa taon ng 2023, ang problema mo ay kaya-kaya mong solusyonan na malayo sa depression. Sinasabi rin po dito sa taon na ito, kayo daw po ay bagamat laging magkakaroon ng mga pagtatalo ng inyong karelasyon, ay hindi kayo magkakahiwalay. Bagamat parang magkakaroon lang kayo ng, parang may sisira sa inyong relasyon, parang mas magiging malapit kayo sa mga taong chismosa at huwag kayong papaapekto sa mga taong ito. Sinasabi rin po dito na kayo ay mabilis nakakainggitan ng inyong kapwa Taurus. Sabi dito, pinanghihinaan ka daw po ng loob, pero magtatagumpay daw kayo sa buhay Taurus. Sabi po dito, ang inyong karelasyon Taurus ay malapit sa tukso. Mahirap para sa kanya na iwasan ito, pero
Kahit laging may mga pagtatalo na nagaganap tungkol sa usapin ng selos, ay hindi kayo magkakahiwalay ng inyong karelasyon. At malayo din sa depresyon ang problema mong pagdadaanan sa taon ng 2023. Swerte ka daw po sa inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na magiging matagumpay ka sa buhay. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay mapagmahal sa mga hayop. Sabi po dito, mas para mas magiging pet lover daw po kayo sa 2023. Sinasabi rin po dito, sa taon ng 2023, kung ikaw ay maghahanap ng trabaho, mahihirapan ka na makahanap ng trabaho, pero magiging matagumpay ka rin sa buhay, sa ibang pagkakataon. Maaaring kayo daw po ay magsimula ng negosyo at maaaring kayo ay magiging matagumpay sa pagninegosyo kesa sa paghahanap ng trabaho. Yan, sabi rin po dito na kayo daw po ay matalinong tao. Kayo daw po ay maraming pasanin sa buhay. Kayo daw po, Taurus ang nagdadala ng inyo pong pamilya. Sinasabi rin po dito na marami kang pangarap sa buhay, makakamtan nyo daw po ito. Bagamat sa taon ng 2023 ay hindi mas magiging madali ang buhay sa inyo. Marami kang mga pagsubok at intriga na mararanasan. Pero magkakaroon ka naman ng isang masayang pamilya. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ng inyo pong karelasyon ay bagamat dadaan sa madalas na pagtatalo ng inyong karelasyon. Pero malalampasan nyo daw po ito sa taon ng 2023. Matalinong tao kayo at madiskarte, Taurus. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay maging balance sa lahat ng bagay. Kasi kahit daw kayo ay may problema tungkol sa usapin ng pera, at once na meron daw kamag-anakan or malapit sa inyo na nanghingi ng tulong, ay hindi mo ito napapahindian na parang kahit kailangan daw po ninyo ay napapabigay dito, na madalas din na pinagtatalunan ninyo ng inyong karelasyon, at yan daw po ang alisin nyo sa pag-uugali ninyo. Kailangan matuto daw kayo na maging balance sa lahat ng sitwasyon. Yan ang kapalaran ng Taurus ngayong darating na 2023. Akin pong pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit ako hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Ano ang kapalaran ng Gemini ngayong darating na 2023? Gemini. Sinasabi po dito na ating tarot card Gemini na kayo daw po ay mas magiging maganda ang taon ninyo ng taon ng 2023 kesa nitong mga nakalipas na 2022. Marami daw po mga magagandang oportunidad na paparating daw po sa inyo, kayo ng inyo pong karelasyon. Kung kayo daw po nitong 2022 ay napakaraming pagsubok na pinagdaanan sa kayong dalawa ng inyong karelasyon or ng inyo pong pamilya, makakabawi daw kayo ngayong taon ng 2023. Bagamat may mga pagsubok ka pa rin pagdadaanan, pero sa huli ay tagumpay. Magkakaroon kayo ng isang masayang pamilya. Sabi po dito, marami kang pangarap sa buhay at makakamtan nyo daw po ito sa taon ng 2023. Sabi po dito, maging aware ka lamang dahil maaaring madadalas ang mga pagtatalo at hamunan ng hiwalayan sa inyong dalawa ng inyong karelasyon. Kayo daw po sa taon na ito ay magiging madamdamin. Sabi po dito, maaaring kayo po ay may pagsubok din pagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. Madalas sa pagtatalo dahil sa usapin ng selos at pera. Pero magiging matagumpay kayo sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito, Gemini, na mas magiging fighter ka at ang mga nararanasan ninyong pagsubok ay magiging lesson sa inyo. Sinasabi rin po dito na magiging matagumpay daw kayo sa buhay, Gemini, bagamat napakarami nyo rin pagsubok na pagdadaanan. Sabi rin po dito, ay maaaring mas maging malapit sa inyo ang mga taong chismosa at pakilamera at huwag mo silang papansinin. Sa taon na ito ay mas lalong igtingan ang pananalig sa itaas at huwag kang makakalimot magdasal. Sinasabi rin po dito na maging aware sa mga taong nakakasalamuha dahil may mga tao na nagnanais na ikaw daw po ay parang naiingit sa inyo na ikaw ay sirain. At sabi po dito, huwag kang papaapekto at sa taon daw na ito ng 2023 ay magiging alalahanin lagi sa inyo ang inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito sa taon na ito ay pag-iisipang mabuti ang bawat paggastos. Yan, sabi rin dito na huwag mong kakaisipin ang mga problema sa taon ng 2023 dahil maaaring mauwi ito sa depression. Sabi po dito, kayo daw po ay maraming agam-agam sa kasalukuyan na ngayon 2022 at papalo pa daw po ito hanggang sa 2023 ang mga problema ang pinagdadaanan. Pero sa huli ay tagumpay sa buhay ang dulot ng mga sakripisyo nyo daw po na pinagdadaanan sa ngayon. Magiging lesson sa inyo ang lahat ng mga pinagdadaanan ninyo at sa huli ay tagumpay daw po ang dulot nito. Maaring yayaman ka daw po pa
Gemini. Sabi po dito, sa taon ng 2023 ay mas magiging maganda ang inyo pong kapalaran kaysa ng mga itong lilipas na 2022, bagamat may mga pagsubok ka pa rin pagdadaanan. Ang mga problema mo ay pagdadasal nyo, mas lalo ka daw pong hihigpit ng kapit sa itaas. Huwag ka makakalimot magdasal. Huwag yung kakaindahin ang mga problema ang pagdadaanan, pero sa huli daw po, tagumpay kayo dahil yayaman pa daw po kayo. Mag-iingat ka lamang sa mga tao na nakasalamuha dahil maaaring may mag-a-attempt na manloko sa inyo. Yan ang kapalaran ng Gemini ngayon darating na 2023. Ang aking po pagbabasahan ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po ay inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay i-welcome po natin. Kapalaran ng Cancer ngayon darating na 2023. Cancer. Yan, sabi po dito na ating tarot card Cancer na may darating na bagong miyembro ng inyong pamilya sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na kung ikaw'y naghahanap ng trabaho ay maaaring sa taon na ito ay medyo mahihirapan ka sa paghahanap ng trabaho. Maaaring dadaan kayo sa pagsubok sa inyong karelasyon tungkol sa usapin ng pera, pero hindi naman kayo magkakahiwalay. Sinasabi rin po dito sa taon na ito ay maaaring may problema kang pagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. Sabi po dito, maaaring maraming mga magagandang oportunidad na makakalampas sa inyo. Pero kayo daw po ay may magandang kapalaran na naghihintay, Cancer. Sabi po dito, dadaan ka sa pagsubok sa inyong karelasyon. Swerte ka daw po sa inyo pong mga anak, Cancer. Sabi po dito, kayo daw po ay matalinong tao, Cancer. Mabilis kang nakakainggitan ng inyong kapwa. Na minsan ay mapapaisip ka, Cancer, kung ano ang kinaiinggit sa inyo. Pero mabilis ka nakakainggitan ng inyong kapwa. Marami kang pasanin sa buhay, Cancer. Marami kang iniisip, marami kang mga alalahanin, kaya nagiging mainitin ang inyong ulo. At sa taon ng 2023, mangyayari daw po ito ulit sa inyo. Sabi po dito, magiging mainitin ang inyong ulo at parang madalas kang magpapanik sa mga problema ang pinagdadaanan. Pero ang problema niyong ito, Cancer, ay malayo sa depression. Sabi po dito, kayo daw po, Cancer, ay maaaring mas magiging paladasal sa taon na ito. Sabi po dito, ang inyong karelasyon ay malapit sa tukso at mahirap para sa kanya na iwasan ito. Panghihinaan daw kayo ng loob, Cancer. Sinasabi rin po dito na parang meron kayong hindi ganun kagandahang balita na paparating buhat sa inyong karelasyon tungkol sa usapin ng tukso sa taon na ito ng 2023. Sabi po dito ay may maganda naman kayong kapalaran na naghihintay at magiging matagumpay ka sa buhay, Cancer. Kaya lang sa taon ng 2023, ang pinakamayor na magiging problema ninyo ay madalas sa pagtatalo ng inyong karelasyon tungkol sa usapin ng tukso at pera. Pero sabi po dito, pagdadaanan nyo ang mga pagsubok na ito. At sabi po dito ay sa huli naman, may maganda kayong kapalaran na naghihintay. Bagamat may mga pagsubok ang pagdadaanan. Sinasabi rin po dito na marami kang pangarap sa buhay. Huwag kang mainip na makamit ang mga pangarap ninyo. Makakamtan nyo daw po ito. Basta't malampasan nyo lang ang pagsubok ninyong dalawa ng inyong karelasyon. Pero sabi po dito, ang lahat ng mga magaganap sa inyo sa 2023 ay magiging lesson sa inyo. Pero sa huli ay tagumpay naman daw po ang dulot. Mas magiging fighter ka sa taon ng 2023. Yan ang kapalaran ng Cancer ngayon darating na 2023. Ang aking pong pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Leo ngayon darating na 2023. Leo. Sinasabi po dito na ating tarot card Leo na may paparating na magandang balita sa taon ng 2023. Bagamat maaaring maging aware ka sa mga tao na kasalamuha, dahil maaaring mas magiging malapit kayo sa mga tao na parang sasamantalahin ang inyo pong kabaitan, at maaaring maging aware ka dahil may mag-a-attempt sa inyo na manloko. Sinasabi rin po dito na maaaring napakarami mga magagandang oportunidad ang darating sa inyo at magkakaroon ka ng masaganang pamumuhay sa taon ng 2023, Leo. Sinasabi rin po dito na ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya ay higit na mas magiging masaya. Sinasabi rin po dito na maaaring magkakaroon lang kayo ng madalas na pagtatalo ng inyong karelasyon.
Sinasabi rin po dito na mas magiging malapit sa inyo ang mga taong chismosa at paklemera. Sinasabi rin po dito na sa taon na ito ay aalalahanin ninyo ang inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na sa taon ng 2023 ay makakamit nyo ang mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Sinasabi rin po dito na sa taon na ito ay kailangan mas maging masinop sa pera. Sabi po dito, maging aware ka dahil maaaring may mga tao na akala mo'y okay sa inyo pero sa totoo ay hindi. Kayo daw po ay yayaman pa. Sinasabi rin po dito na marami mga magagandang oportunidad ang paparating sa inyo. Sabi po dito, sa taon na ito ay maaaring meron ka rin maging problemang pagdadaanan at pagtatalo na magaganap na may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera. At sa taon na ito ay lalo ka daw pong manalig sa itaas at huwag ka makakalimot magdasal. Maaaring huwag nung kakaisipin ang mga problemang pagdadaanan sa taon na ito dahil maaaring kapag inisip ng inisip ay mauwi ito sa depression. Pero kayo daw po ay yayaman. Sabi po dito, maraming mga magagandang oportunidad pa ang darating daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na huwag ka lang labis katiwala sa inyong kapwa dahil maaaring kayo po ay maluloko. Sinasabi rin po dito na magiging matagumpay ka sa buhay at may malaking magandang pagbabago na magaganap sa buhay ninyo sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na maraming mga magagandang oportunidad na darating. Sinasabi rin po dito na may mga imbitasyon na hindi inaasahan at may mga pangarap kang matutupad sa taon na ito. Maging aware ka lang sa mga taong nakakasalamuha dahil hindi lahat daw po na nakangiti sa inyo ay totoo. May mga taong darating sa inyong buhay at sila po ay may ibang intensyon at maaaring kayo ay mapahama, kaya maging aware daw po kayo sa taon ng 2023. Yan ang kapalaran ng Agosto ngayon darating na 2023. Ang aking pababasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Virgo ngayon darating na 2023. Virgo. Sinasabi po dito na ating tarot card Virgo na merong hindi ganon kagandahan na pagbabago na magaganap sa buhay ninyo na may kaugnayan sa pera. Maaaring kayo daw po ay may pagtatalunan na madalas ng isang babae na may kaugnayan sa pera. Sinasabi rin po dito na maaaring ganon din ang inyo pong karelasyon na maaaring madadalas ang inyong pagtatalo. Kayo daw po ay lalong mas kakapit dapat sa itaas. Huwag daw kayo makakalimot magdasal sa taon ng 2023. Pero matalinong tao daw po kayo. Sinasabi rin po dito na marami kang mga magagandang oportunidad na paparating. Sinasabi rin po dito na merong matagal ka ng pinapangarap na hindi inaasahang matutupad sa taon ng 2023. Maging aware ka sa mga taong nakakasalamuha, maging sa mga taong malalapit sa inyo. Dahil minsan, akala nyo ay okay kayo pero sa taong ito ay hindi. At sa taon ng 2023 ay maaaring magkaroon ng pagtatalo na magaganap sa taong kaklose ninyo or kamag-anakan. Sinasabi rin po dito na ang problema mo sa taon ng 2023 ay malayo sa depression. Marami ka lang mga panghihinayangan na magagandang sandali na maaaring makalipas sa inyo or makalampas. Panghihinaan ka ng loob. Ang inyong karelasyon at maging kayo daw po Virgo ay malapit sa tukso. Sabi po dito, may mga tukso na mahirap iwasan. Sinasabi rin po dito na maging aware ka dahil maaaring may mag-a-attempt ng manloko sa inyo at ang panlulokong ito ay may kaugnayan sa buhay, pag-ibig at pera. Sinasabi rin po dito Virgo na magiging matagumpay ka sa buhay bagamat ang inaalala ninyo ay ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya. Sinasabi rin po dito Virgo na maaaring dadaan ka sa pagsubok sa inyong karelasyon. At kayo daw po ay huwag makakalimot magdasal lalo na sa taon ng 2023 dahil maaaring magkaroon ng madalas na pagtatalo sa taon ng 2023 sa usapin ng buhay, pag-ibig at pera. Sabi po dito, kayo ay napakasipag na tao Virgo at maaaring madadagdagan pa ang kita ninyo sa taon ng 2023. Magiging matagumpay ka sa buhay bagamat kayo daw po iniisip ninyo ang inyo pong mga anak at ang inyo pong yung mga gastusin, ang paglaki ng miyembro ng inyo pong pamilya. Sabi po dito, malalampasan nyo daw po ang mga pagsubok na ito at kahit lagi kayong nagkakaroon ng mga pagtatalo sa taon ng 2023 ng inyong karelasyon at may mga selusan na nagaganap, ay hindi naman kayo magkakahiwalay. Yan ang kapalaran ng Virgo ngayon darating na 2023. Ang aking pong pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan.
kapalaran ng Libra ngayong darating na 2023. Libra. Sinasabi po dito na ating tarot card Libra na maaaring meron kayong magiging agam-agam na problema sa taon ng 2023. Na parang ang problemang ito ay kailangan daw po ay huwag niyong iindahin dahil maaaring mauwi ito sa depression. Sinasabi rin po dito na maaaring ang problemang iindahin ninyo Libra ay may kaugnayan sa inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito na matalinong tao daw po kayo Libra, maraming pangarap sa buhay. Kayo daw po Libra ay yayaman pa. Magamat ikaw daw po ay parang nape-pressure sa paligid ninyo dahil sa taon ng 2023 ay mas magiging malapit ka sa mga taong chismosa at paklemera na ang inaalala ninyo ay ang inyo pong mga anak. Ang pinakamayor din na magiging problema ninyo sa taon ng 2023 Libra ay tungkol sa usapin ng pera. Pero yayaman pa po kayo. Kumbaga dadaan ka sa mga pagsubok pero malalampasan nyo daw po ito. Marami daw po mga magagandang oportunidad at pagkakaperahan sa darating na 2023. Sabi po dito, maging aware ka lamang sa mga tao na kakasalamuha dahil hindi lahat ng mga tao nakangiti sa inyo ay totoo. Lalaki ang miyembro ng inyong pamilya sa taon ng 2023 pero ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya ay higit na mas magiging masaya. Sinasabi rin po dito na marami mga magagandang oportunidad ang paparating sa inyo. Ang problema mo, lalo na sa taon ng 2023, ay huwag kakaisipin dahil maaaring mauwi ito sa depression. Kayo daw po, Libra, ay may maiisip na mga magagandang pamamaraan paano kayo magiging matagumpay sa buhay. Yayaman pa daw po kayo. Sabi po dito, napakarami mga magagandang oportunidad ang paparating sa inyo, Libra. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho sa taon ng 2023, ay makakahanap ka ng trabaho. Kayo daw po ay fighter naman na tao. Kayo ay fighter na tao, masayahing tao at moody. Sabi rin po dito, Libra, kayo daw po ay may malaking magandang pagbabago na magaganap sa buhay ninyo sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na maaaring may mga pagtatalunan kayo tungkol sa usapin ng pera, kayo ng inyong karelasyon pero malalampasan nyo daw po ito. Sinasabi rin po dito na may mga tao din na darating sa inyong buhay, Libra, at kayo ay tutulungan. Sinasabi rin po dito na maging aware ka lamang at huwag kang kakalapat sa lahat ng bagay. Huwag kang kakalabis. Kailangan daw po ay lagi kang 50-50. At kayo daw po ay maaaring may mga tao na magdidikit sa inyo at masyadong naiinggit sa inyo or gagawa kayo ng intriga sa taon ng 2023. At maaaring kayo ay machismis. Dahil ang tao magdidikit sa inyo ay maaaring may labis na pagkaingit sa inyo at maaaring gawan kayo ng chismis, huwag kayong kakaapekto at kayo daw po ay magdadasal lamang para kung ano man yung mga pagsubok nyong pagdadaanan sa 2023 ay hindi mauwi sa depression. Kumbaga yung mabilis niyong malalampasan kung ano man po ang problema niyong pagdadaanan sa 2023. Sabi po dito, napakaraming mga magagandang oportunidad at kasaganahan na paparating sa inyo Libra sa darating na 2023. Yan ang kapalaran ng Libra ngayong darating na 2023. Ang aking pong pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan at yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Scorpio ngayong darating na 2023. Scorpio. Sinasabi po dito na ating tarot card Scorpio sa taon ng 2023, ikaw daw po ay madalas na makakainggitan ng inyong kapwa. At madalas din ang magkakaroon ng pagtatalo sa inyong dalawa ng inyong karelasyon. Pero kahit lagi kayo nagkakaroon ng pagtatalo sa taon ng 2023 ay hindi naman kayo magkakahiwalay. Sa taon ng 2023 ay maraming mga magagandang oportunidad ang paparating sa inyo, lalo na sa pagkakaperahan at kayo daw po Scorpio ay napakasipag na tao. Huwag lang kayong panghihinaan daw po ng loob sa taon na ito. Kung ikaw daw po yung maghahanap ng trabaho sa taon ng 2023 ay mabilis kang matatanggap. Sinasabi rin po dito na dadaan kayo sa pagsubok sa inyong karelasyon. Maging aware sa taon ng 2023 dahil maaaring kayo ay maloko tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Pero sabi po dito, malalampasan nyo daw po ang pagsubok na ito at kayo daw po ay may magandang kapalaran na naghihintay. Sa taon ng 2023 ay maaaring marami mga magagandang oportunidad ang makakalampas daw po sa inyo. Pero marami pa rin daw po ang darating. At ang problema mo sa taon ng 2023 ay malayo sa depression. May malaking magandang pagbabago na
magaganap sa buhay ninyo na may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera at tagumpay sa buhay. Maraming mga magagandang oportunidad ang darating sa inyo, Scorpio, sa taon ng 2023. Maraming mga supresang paparating tungkol sa matagal mo nang pinapangarap. At may mga mag-iimbita rin sa inyo sa okasyon sa taon ng 2023 na maaaring makakadalo ka. Lalaki ang miyembro ng inyong pamilya, bagamat magiging alalahanin sa inyo sa taon ng 2023 ang pagdagdag ng miyembro ng pamilya, pero higit na mas magiging masaya ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya sa taon ng 2023. Mas magiging matalino ka at mas magiging paladasal na tao. Sinasabi rin po dito na bagamat sa taon na ito ay maaaring magkaroon pa rin ng mga pagtatalo na magaganap sa inyong pamilya, magkaroon ng mga problema tungkol sa usapin ng pera, pero sa huli ay tagumpay ang dulot. Magkakaroon kayo ng isang masayang pamilya, at ganoon din po dahil kayo daw ay mas magiging malapit sa Panginoon, kayo daw po hindi makakalimot magdasal, at magkakaroon kayo ng magandang kapalaran. At sabi po dito, parang may mga pagsubok lang na pagdadaanan, lalo na sa inyong dalawa ng inyong karelasyon tungkol sa usapin ng pera. Parang mas kailangan kumayod, mas double time sa pagkayod, at marami daw kayong mga pangarap sa buhay, lalo na sa inyong pong pamilya. Sabi po dito, ang problema mo sa taon ng 2023 ay yakang-yaka ninyo malayo sa depression. Meron daw kayong matagal ng pinapangarap na matutupad. Parang mas magiging okay itong taon ng 2023 sa inyo, Scorpio, kesa itong papatapos na 2022. Yan ang kapalaran ng Scorpio ngayong darating na 2023. Ang akin po pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po ay inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Sagittarius ngayong darating na 2023. Sagittarius. Sinasabi po dito ng ating tarot card Sagittarius na sa taon ng 2023 ay marami kang parang kikimkimen na problema. Pero sabi po dito, huwag niyong kikimkimen ito. Manatili daw po kayo sa pagdadasal at hindi kung kailan lang ninyo naaalala. Kayo daw po ay maging paladasal sa taon ng 2023. Sabi po dito, marami mga magagandang oportunidad na paparating sa inyo. Bagamat kayo ay madalas ding nakakainggitan ng inyong kapwa, marami daw po naiinggit sa inyo, at ganun din sa darating na 2023 na parang pag-aawayin pa kayo ng inyong karelasyon. Parang may mga chismis na darating na gustong-gusto ay kayo mag-aaway na magulo ang inyong pamilya. Huwag nyo silang papansinin. Sabi po dito, kayo daw po ay sa mga single na Sagittarius, maaaring matagpuan mo na ang tunay na pag-ibig sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na parang magiging alalahanin sa inyo, Sagittarius, ang paglaki ng miyembro ng pamilya, dahil madadagdagan ang miyembro ng pamilya sa taon ng 2023. Sabi po dito, kung ikaw ay naghahanap or maghahanap ng trabaho sa 2023, maaaring hindi ka kaagad matatanggap. Sabi rin po dito, Sagittarius, na huwag kang mag-alala, kung hindi ka matanggap sa trabaho, maaaring sa negosyo, ikaw ay papatok. Marami daw po mga magagandang oportunidad ang paparating sa inyo, Sagittarius, at kayo ay yayaman pa. Marami kang pangarap sa buhay daw po, Sagittarius, kasi kayo daw po, Sagittarius, ang nagdadala ng inyong pamilya. Sa taon ng 2023 ay marami kang mga pagsubok na pagdadaanan, at huwag kakaisipin dahil maaaring mauwi ito sa depression. Maaaring kayo po ay maluloko tungkol sa usapin ng pera sa taon ng 2023. Pero sabi po dito, nasa inyo ang pagpapala, yayaman pa daw po kayo. Sinasabi rin po dito na maaaring magkaroon din ng hamunan ng hiwalayan, at maaaring machichismis pa kayo, Sagittarius, kayo ng inyong karelasyon, dahil maaaring magkakaroon kayo ng hamunan ng hiwalayan. Sabi po dito, maaaring may kaugnayan ito tungkol sa usapin ng pera. Sabi po dito, Sagittarius, sa taon ng 2023, marami kang pangarap sa buhay, mas magiging fighter kang tao, at meron daw pong tao din na darating sa inyong buhay at kayo ay tutulungan. Sabi po dito, kayo ay fighter na tao, masayahing tao, at kayo daw po ay malapit din sa tukso. Umiwas daw po kayo sa tukso. Sabi po dito, sa taon ng 2023, mas kumapit daw kayo sa itaas. Huwag kayong makakalimot daw po magdasal sa taon ng 2023. Pero sabi po dito, kayo daw po ay magiging matagumpay sa buhay. Yayaman pa daw po kayo. Bagamat may mga pagsubukang pagdadaanan, pero malalampasan nyo daw po ito. Kayo daw po ay fighter na tao. May surprise ang paparating sa matagal mo nang pinapangarap na matutupad sa taon ng 2023. Yan ang kapalaran ng Sagittarius ngayong darating na 2023.
Ang aking pong pababasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Capricorn ngayon darating na 2023. Capricorn. Sinasabi po dito na ating tarot card Capricorn na napakarami mga magagandang oportunidad ang paparating daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito Capricorn na maaaring kayo daw po ay may magandang kapalaran na naghihintay sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na bagamat sa taon na ito ay magiging mainitin ang inyong ulo Capricorn. Pero ang problema mong ito ay malayo sa depression sa taon ng 2023. Swerte ka sa inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na marami kayong pasanin sa buhay, kayo ang nagdadala ng inyong pamilya, kaya mas magiging mainitin ang inyong ulo. Sinasabi rin po dito na marami ka mga pinanghihinayangan na makakalampas na magagandang oportunidad. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo daw po ay merong hindi ganun kagandahan na pagbabago sa inyong dalawa ng inyong karelasyon dahil ang inyong karelasyon ay malapit sa tukso nitong taon na ito ng 2023. Sinasabi rin po dito na Capricorn na kayo daw po ay kung maghahanap ng trabaho sa taon na ito ay mabilis ka namang matatanggap bagamat ikaw ay panghihinaan ng loob. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo daw po Capricorn ay mabilis na makakainggitan ng inyong kapwa. Pero kahit lagi daw kayo nagkakaroon ng pagtatalo o magkakaroon ng pagtatalo sa taon ng 2023 ay hindi naman kayo magkakahiwalay. Maging aware sa mga taong nakakasalamuha dahil hindi daw po lahat ng mga nakangiti sa inyo ay totoo. Maaring meron daw kayong malapit pa sa inyo na parang madidismaya ka na meron kayong malalaman na akala mo okay kayo, yung pala ay hindi. At maaaring kayo po ay magkakaroon ng parang pagtatalo. Sinasabi rin po dito Capricorn na maaaring sa taon ng 2023 ay magkakaroon kayo ng madalas na pagtatalo ng inyong karelasyon na may kaugnayan sa pera. At maaaring dadaan kayo sa pagsubok. Sabi po dito, huwag kang mag-alala. Ipagdadasal niyo daw po ito at mas tumindi daw po ang pananalig ninyo sa itaas. Huwag kang makakalimot magdasal. Ang problema mong ito ay malayo naman sa depression. Kumbaga malalampasan niyo kaagad daw po ito. Bagamat ikaw ay maaaring maloko sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo daw po ay maraming pangarap sa buhay na parang maiinip ka sa taon na ito. Parang magiging maiksi ang pasensya nyo sa taon na ito dahil parang gustong-gusto mo nang makamit ang pangarap ninyo sa taon ng 2023. Pero sabi po dito, kayo daw po ay magiging matagumpay sa buhay. Yayaman pa daw po kayo. May maiisip kayo mga pamamaraan kung paano kayo magiging matagumpay. Bagamat magiging emotional ka at magiging mainitin ang inyong ulo sa taon ng 2023 Capricorn. Sinasabi rin po dito Capricorn na iwasan ang pagkikipagtalo dahil parang magkakaroon kayo ng mga kaawa sa taon ng 2023. At sabi po dito, huwag kang panghihinaan ng loob. Sabi po dito, maging aware ka sa mga tao na kakasalamuha. Huwag kang kakalapat. Maging balance ka sa lahat ng bagay. Dahil maaaring ito ang maging dahilan kung bakit dadami ang inyong kaaway, machichismis kayo. Kayo ay magiging malapit pa sa mga tao na parang hindi okay. Parang mas gugulo ang istorya ng buhay daw po. Mas mainam daw po mag-focus kayo sa pamilya at iwasan ang pagtatalo ninyo ng inyong karelasyon sa taon ng 2023. Kasi parang magiging close kayo ng mga, parang may magiging kaibigan ka sa taon ng 2023 na parang ito rin ang magiging dahilan ng parang sa una ay okay, tapos sa ending magkakaaway kayo at parang mas gugulo yung maaaring maganap sa buhay ninyo sa 2023. Instead na mag-focus lang sa pamilya, sa mga pangangailangan at ganun din po sa mga pinaplano ninyo kasi parang marami kayong pangarap sa buhay Capricorn. Sabi po dito, focus lang sa mga pangarap ninyo at huwag kayo masyadong kakalapat sa iba dahil ang ending daw po nito ay maaaring pagtatalo. Yan ang kapalaran ng Capricorn ngayon darating na 2023. Ang aking po pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Aquarius ngayon darating na 2023. Aquarius. Sinasabi po dito na ating tarot card Aquarius na may kasaganahan kang paparating sa taon na ito. Bagamat sabi po dito, may problema kang pagdadaanan sa taon na ito ng 2023 na may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera.
Sinasabi rin po dito sa taon na ito ay maging aware ka dahil maaaring ikaw po ay maaaring may mag-a-attempt na manloko sa inyo na parang may sitwasyon ka na gustong-gusto mo na makawala sa sitwasyon yung pagdadaanan sa 2023 na parang mahihirapan ka na parang magsimula muli. Kaya sabi po dito, maging aware ka dahil kayo po ay may mag-a-attempt na manloko sa inyo. Sinasabi rin po dito na marami kang pangarap sa buhay, marami kang mga ninanais na gawin, marami kang ninanais na puntahan sa taon ng 2023. At sabi po dito, marami daw po mga magagandang oportunidad na paparating. Sabi po dito, dagdagan ang sipag at tiyaga sa 2023. Tapos maging aware dahil maaaring marami mga makakalampas na magagandang oportunidad. Ang inaalala nyo daw po ay ang inyo pong mga anak. Sabi po dito, lalaki ang membro pa ng inyo pong pamilya. Sabi po dito, sa taon ng 2023, huwag ka isipin ang problema dahil maaaring mauwi ito sa depression. Pero may magandang oportunidad na darating sa inyo sa 2023 na huwag niyong palalampasin na may kaugnayan tungkol sa pera. Sa taon ng 2023 ay magiging mainitin ang inyong ulo, magiging emosyonal, at maaaring meron pa kayong mga makakaaway. Sa taon ng 2023 ay maaaring lapitin ka ng mga taong chismosa, chismoso, at maraming mangingialam sa buhay ninyo at ganun din sa inyong karelasyon, na maaaring magdulot ito ng pagtatalo at hamunan ng hiwalayan sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito sa mga single naman ay may paparating na tunay na pag-ibig. Maging matalino sa bawat desisyon sa buhay lalo na sa 2023. Yayaman pa daw po kayo, Aquarius. Sabi po dito, may taong darating sa inyong buhay at kayo ay tutulungan. Ang paglaki ng miyembro ng pamilya ay higit na mas magiging masaya sa taon ng 2023. Sabi po dito, parang may malaking magandang pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. Kaya maging aware kayo at listo dahil maaaring may makalampas na magandang oportunidad na darating sa inyo. May taong magchichismis sa inyo sa taon ng 2023 at ang taong ito ay hindi pa iba sa inyo. Maaring ito ay kamag-anakan, miyembro ng pamilya na magkakaroon kayo ng pagtatalo. Sinasabi rin po dito na parang may pinaplano kang puntahan, marami kang gustong gawin sa taon ng 2023. Kaya lang po parang hindi mo mapupuntahan dahil parang magiging abala ka sa pag-aalaga ng anak o sa inyo pong pamilya. Parang marami kang mga gustong gagawin sa 2023 na hindi mo magagawa dahil parang mas magiging focus ka sa inyo pong pamilya. Yan ang kapalaran ng Aquarius ngayon darating na 2023. Ang aking pong bababasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga mababanggit ako na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Kapalaran ng Pisces ngayon darating na 2023. Pisces. Sinasabi po dito na ating tarot card Pisces na kayo daw po ay sa taon ng 2023 ay madadalas ang pagtatalo ninyo ng inyong karelasyon dahil sa usapin ng selos. Sinasabi rin po dito na marami kang pangarap sa buhay at parang maiinip ka sa taon ng 2023 na parang ang pangarap nyong ito ay parang hindi pa sa taon na ito matutupad. Sabi po dito parang merong hindi ganun kagandahan na pagbabago na magaganap sa inyo sa taon ng 2023. Sinasabi rin po dito na parang dadaan kayo sa pagsubok sa inyong karelasyon at panghihinaan ka ng loob sa taon na ito. Marami daw kayong pasanin sa buhay, kayo ang nagdadala ng inyong pamilya, Pisces. Pero sabi po dito, may taong darating sa inyong buhay at tutulungan kayo na may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera. Sabi po dito, may malaking magandang pagbabago din naman dahil may mga magagandang oportunidad na paparating. Maging aware ka lamang. Dahil maaaring kayo ay magiging lapitin ng mga taong chismosa. Sa taon ng 2023 ay mas dadami ang mga chismosa. Sabi po dito, maaaring kayo daw po ay lalaki ang miyembro ng pamilya. Bagamat ito ay magiging alalahanin para sa inyo. Maaaring dadaan ka rin sa pagsubok sa inyong karelasyon. May maganda kayong kapalaran na naghihintay, Pisces. Kayo daw po ay mabilis ding nakakaingitan ng inyong kapwa. At kahit lagi kayo nagkakaroon ng pagtatalo ng inyong karelasyon, ay hindi naman kayo magkakahiwalay. Sinasabi rin po dito na ang problema mo ay malayo sa depression sa taon ng 2023. Pero sabi po dito, maaaring magkakaroon pa rin kayo ng mga pagtatalo, madalas na pagtatalo. Selos ang dahilan at ganoon din po, swerte kayo sa inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na napakasipag na tao daw po ninyo, Pisces, lalo na sa 2023. At sabi po dito, maaaring makikita nyo na ang inyong kasipagan. Matalinong tao daw po kayo, Pisces. Sinasabi rin po dito na
maraming mga panghihinayangan ka na makakalampas na magagandang oportunidad, pero marami pa rin ang darating. Sinasabi rin po dito na maaaring may darating na balita na parang ang dulot ay pagtatalo ninyo ng inyong karelasyon. Kasi kayo po Pisces ay madiskarte, masipag na tao, kung kaya't marami na iinggit sa inyo na parang gusto kayong gayahin. At maaaring magkakaroon kayo ng mga pagtatalo at ang taong itong naiinggit sa inyo ay parang hindi pa iba sa inyo na magkakaroon kayo ng mga pagtatalo na magaganap. Sabi po dito, sa taon ng 2023, magiging malapit ka sa mga intriga, sa mga chismis, pero itong taon ng 2023 ang magiging lesson at mas magiging vital ka kaysa sa mga nakalipas na taon. Sabi po dito, marami kang mga magagawa ngayong taon ito ng 2023 na parang hindi mo nagawa nitong lilipas na 2022. Mas magiging matalino kayo sa taon na ito. Bagamat magiging mainitin ang inyong ulo, madadalas ang mga pagkakaroon ng pagtatalo sa inyong dalawa ng inyong karelasyon, magkakaroon ng mga intriga, pero mas magiging okay daw po lahat kesa nitong parang mas maging okay yung darating na 2023 kesa itong lilipas na 2022. Bagamat maging aware ka dahil parang yung mga tao na manloloko sa inyo ay parang hindi pa iba sa inyo. Yan ang kapalaran ng Pisces ngayong darating na 2023. Salamat po sa panonood. Kung ako po yung may mga nabanggit na hindi ganun kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Salamat po!